tuloy lang ang buhay ng mga kababayan natin dito sa Guam, kung saan nga po nasa mahigit 42,000 ang Pilipinong naninirahan dito. At pinakita rin ng konsulado ang pinagawa nilang shelter kung sakaling kakailanganin, at pati na mga naka-imbak na supply sa basement ito. Narito po ang aking exclusive report. Ito ang bagong gawang tanggapan ng Konsulado ng Pilipinas sa Guam sa Tamuning Village. Ayon kay Consul General Marciano de Borja, magsisilbi itong shelter ng mga staff ng konsulado at maging ng ibang Pilipinong magnanais pumunta rito sakaling mangyaring pinangangambang missile strike ng North Korea. Sa rekomendasyon ng Konsulado ng Pilipinas sa Guam sa Department of Foreign Affairs sa Maynila, itinaas mula sa white packet ng blue alert ang sitwasyon dito para lalong maging alerto mga Pilipino. Kung ano man ang lumabas, official, saka official advisory yan eh. We will activate immediately yung aming contingency plan kung talagang tuloy-tuloy pa to. At kung mayroong mang signal, magkakaroon tayo ng scenario kung saan ito bang consulate natin bukas para puntahan ng mga kababayan natin, di ba? O kami, pwede ba kami makapagtrabaho dito? Alinsunod sa mga rekomendasyon ng Guam Office of Civil Defense, naka-imbak sa basement ng tanggapan ng konsulado ang mga initial na supply na kakailanganin para manatiling ligtas sakaling kabitan ng nuclear warhead ang mga North Korean missile. Kabilang na riyan ang mga supply gaya ng duct tape, tubig, portable stove at fuel para sa generator. Sakaling may nuclear warhead ang mga missile, pinapayuhan ng Guam OCD ang mga taga rito na huwag tumingin sa flash o fireball dahil ito'y makakabulag. Dumapa sa sahig at takpan ng ulo dahil mga 30 segundo bago tumama ang blast wave. Magtago sa anumang makapagbibigay ng proteksyon. Kaagad na maglinis ng buong katawan gamit ang tubig at sabon para maalis ang posibleng radioactive material. Kaagad na magpalit ng damit kapag na-expose. 90% ng radioactive material ay maaaring manatili sa damit. Huwag din daw gumamit ng hair conditioner dahil lalong didikit ang radioactive material dito. Bukod sa mga babala para sa abutan ng pagsabog sa labas, iminungkahi rin ng Guam OCD na lagyan ng duct tape ang mga siwang sa mga bahay upang di pasukin ng radioactive material. Maliban sa pagsabog, isa sa mga peligrong dala ng nuclear strike ang pagsama sa hangin ng radioactive material o yung fallout. The plan is a plan, pero sana nga huwag mangyari. Para sa mga Pilipinong naninirahan dito, dasal at teknolohiya ang kanilang pinangahawakan. Ang pananalig sa Diyos at paniwalang kayang ma-intercept ng missile defense system ng Amerika ang mga missile ng North Korea ang isa sa kanilang sinasandalan. We have to be positive na kung mangyayari yun, we have to be ready. Alam ko na confident yung government na meron kaming defense na kayang kung ano man yung mangyari, kayang intercept, di ba? So on our end, syempre nandito kami, wala naman kami yung tatakbuhan na iba. Magtitiwala na lang kami sa government. Hindi naman ako natatakot kasi pareho din eh. Ganun din, kung mangyari nga yun, wala naman tayong magagawa. So, trabaho lang. Nakakatakot naman po, pero tinatry po namin hindi matakot. Kasi pang natakot kami, mas mahirapan kami mag-ano, pero pang confident po kami, mas madali kami makagalaw. Marami naman pong base, so marami naman pong interceptors. So, ang kailangan pa rin po namin sigurong gawin is laging maging alerto po at laging magbantay. Natatakot man ang ilan, kailangan nilang ituloy ang buhay. Naturally, I'm very concerned about the threat that we received. But in the same token, I also feel very confident in the U.S. military's ability to protect all of the people of Guam. I see on news a lot, on Facebook mainly, and then I'm just like doing my, just passing on throughout the day. But I think everything will be alright because, you know, they always like calm the people like about the THAAD missile. And it can like start missile defense system, which is, you know, which is really okay, like how they say pronounce, like how they give it out to the people and explain to the people. So that's, you know, kind of calming. The North Korea has been threatening us ever since 2013, and nothing has happened yet. I'm not wishing for it to happen, but I'm still confident with our U.S. military here.